Ngayong linggo, dahil linggo ito ng choir, gusto kong tingnan natin yung buhay natin at buhay ng dalawa nating kagamitin na mga persona ngayong umaga, si Joseph at yung babaeng Cananea. Joseph acknowledges that everything that happened to him is according to God's plan. According to his faith, he regarded our God as his idol, as his driver, na kung saan ang ating Panginoong Diyos ang nagdadala sa kanya saan man. At every stop of his journey, every station, when the pilot, when God said, get down, he obeys. Perhaps he has hesitations. Malagay ko kung usi-usi marami akong pag-aalinlangan. Sabihin ko, Lord, kung ba itong mga pinagkagawa mo sa akin, mga kapatid ko, binibenta ko, mga kapatid ko, pinagkakaisahan ako. But still, he enjoyed the whole process, the whole journey. In his conversation with his brothers, sa teksto na ating pinatingnan, Joseph mentioned four times that all that happened to him was God's plan. Sandali, mga kapatid. Madaling sabihin nyo, no? Pinunta siya ng kapatid niya, napagbintangan siyang rapist ni Potiphar, Mrs. Potiphar. At ikinulong siya dahil dito. Tapos sasabihin niya, it's all God's plan. But that is Joseph. Hanggang siya'y naging isang leader, pangalawang pangulo ng bansang Egypto. Nung meron siya kapangyarihan, this is what I want you to grasp. Makuhasanan natin. Nung meron na siyang kapangyarihan, when he has extreme power, paano niya ginamit ang kanyang kapangyarihan? Ginamit ba niya ito para maghigante? Hindi. So, how are you going to exercise the power that you have when you have that kind of power? Do you use it to exploit other people, to manipulate other people? To Joseph, he used his power to testify God in his life. He used his power to express the love that he has to those who wrong him. Yung mga gumawa sa kanya ng masasama, anong sinabi niya? Ayokong isa man sa inyo ay mayroong maghirap. He embraced Ben Benjamin and he kissed all his brothers who did wrong to him. Kayo, kung meron kayong pangyarihan at masalubong ninyo yung gumawa sa inyo, ang gagawin ninyo? Iwan ko na lang. Yung umutang sa inyo ng maraming taon at hindi niya binayaran. Umutang. At naging mayaman na kayo. Parang si Joseph, naging slave. Then later on, naging leader. And he has now the extreme power. Parang kayo. Katulong kayo dito, pero pagbalik sa Pilipinas, milyonarya kayo. Anong gagawin niyo sa mga hindi nagpautang sa inyo? So how are you going to exercise the power that you have? When you have this extreme power, ano yung gagawin niyo? Joseph used his power, his extreme power to embrace those people. His reaction demonstrated how to hold onto your faith when you have this extreme power. And he demonstrated how to exercise this extreme power, not to revenge, but seize the opportunity to express his love to them. Following God when you are in extreme power is to see things in the eyes of those who are suffering and reframe your belief to their hope
in the eyes of those who are hoping of divine intervention. Pag meron kayong kapangyarihan para kay Joseph, ay ito yung pagkakataon na ang inyong pagtingin ay dapat sumasang-ayon doon sa mga pagtingin ng may mga pangangailangan. Ang mga taong may masigting pangangailangan sa buhay. Ang mga taong naghihirap sa buhay. Nung nag-aaral pa ako ng musika, elementary pa lang ako. So, salamat sa buhay ng mga teachers natin na nagtuturo ng musika. Doon natutunan ko na merong iba't ibang klase ng boses. Merong soprano, merong alto, may tenor, may bass. Sa mga male choir, then tayo nilang na baritone bass o baritone voice. At minsan merong ligno voice. Kailangan matutunan nyo yun. Kung alam nyo wala na kayo sa linya, matutunan dapat yun. Watermelon na lang kayo. Sakto yun. Hindi mahalata na hindi kayo kumakanta. At hindi nyo na alam yung tono. No voice. At least, pag nakita sa TV, kumakanta. At yung mga may malalakas na boses, mga soloista, mga vocalista, sa pagkakataong masyadong malakas, very powerful, you should learn how to modulate your voice para hindi ka naman kasi nagsusuloy, choir yan, choir. So kung masyadong malakas yung boses mo, huwag mong gamitin yung power mo na isasabi, ako ang may pinakalakas yung boses. Hindi, i-modulate mo siya para lahat ng boses ay parang iisang boses pero maraming boses. So you will use your power not to lift up your own self but to lift the message of the song for him or after. Doon ko rin natutunan na kapag nagkakaisa, ang kung meron lang tayong perfect example of unity amidst diversity, ang choir. Kasi sila yung nagpapakita ng unity through their voices, different voices. Meron, sabi ko na, meron maraming voices, meron din kahit walang voices. Pero gusto niya maging member ng choir, gusto natin maging member ng choir. Minsan-minsan mag-no voice tayo. Which doon lalabas yung unity, respect, design. Kaya lahat ng mga members ng choir, ang kinipusigin niya ng unity, ang diversity. Hindi magkahiwag-walay. Amen? Amen. So use your power to testify God. Pag meron kang extreme power, you should do that. Furthermore, yung to follow God when we are in extreme power is to understand that God's plan sometimes disturb us. So, sometimes God's plan disturb us. Sometimes, if not most or often, it is against our will. But in the end, God's plan is still the best plan that we need to follow. And if we do that, that is trust. And if we obey that, that is obedience. So, pag meron tayong extreme power, sana maalala natin na ang power na yan ay walang katitingyan sa kapangyarihan ng Panginoong Diyos. At pag meron tayong pag-iisip na ganyan, mabubuo yung ating pagkakamo. Because God is always more powerful than us. Kaya meron tayong pagsunod. Pagkalima sa ating Panginoong Diyos dahil meron tayong mapagpakamalang po. To follow God when we are in power is to have the power to embrace the wrong thing and teach them that God loves them. Napakadaling sabihin pero mahirap po. But
iyon ang pinapakita sa atin ni Joseph. On the other hand, sa ating New Testament, para mabilis lang tayo, to me, this moment demonstrates how to follow God when someone is extremely powerless in the eyes of society, in the eyes of those who are in power, and in the eyes of this world. This woman demonstrates this faith that she has by singing. Ano yung kinakanta niya? Lord, have mercy on me. Listen to my prayer. Listen to my cry. Sinabi ng mga alagad, itong mga alagad na ito ay napakalapit sa ating Panginoon Diyos. Lord, patigilin mo na siya. Napakaingay niya. Gusto ko yung pagka-pronounce ni Ate Blen. Ingay niya. Meron tayong ganong malakas minsan, meron tayong malakas na patinig. At kapag narinig natin yung maingay, narinig niyo yung tena natin at pinapatingin natin. Pero hindi tumigil yung babae at hindi rin pinakinggan ng ating Panginoon Jesus yung sinabi ng kanyang mga lagay. Perhaps, the Lord Jesus Christ is teaching them. Meron siyang itinuturo at meron din siyang itinuturo sa atin na lahat, hindi lahat ng inihiling ng mga malapit sa ating Panginoon Jesus ay kanyang pinapakinggan. Though the message that we delivered last Sunday, sinasabi natin na tayo tumawag sa ating Panginoon Diyos kanya tayong pakipigan ibilig niyo ito meron siyang sinasabi minsan din naman kahit malapit tayo sa Diyos kagaya ng kanyang mga lagay pag hindi sakayan sa kagustuhan ng Diyos hindi niya pakipigan this woman demonstrate who represents people who are in extreme powerless na kapag wala tayong kapasidad at wala tayong kakayanan at ang kakayanan na lang natin ay ang ating mga boses. Yun ang ginamit ng babae. And I hope and I pray that you members of the choir will use your voices to voice out really you need at kung ano pangangailangan ng ating mundo kinagalaw. Following that in extreme situation, pinakita ng babae ito how to negotiate with God. Anong sinabi ng Panginoon Jesus? Ako ay naparito lamang para sa bansang Israel. Sabi ng babae, sabi pa ng Panginoon Jesus, ako ay naparito lamang sa bansang Israel at hindi pwedeng itapon ang pagkain ng isang bata sa isang aso. If Jesus will tell me that, ano kaya mararamdaman natin? Jesus will tell you, hindi ko sasayari na pinapay at pinapakain sa bata para lang sa isang asong tulang. What do you need? Ilocan na ito, nagpasugutay. Pag Tagalog naman yung nagtampo na, padabog-dabog ang palis. Pero, talagang na-amaze ako sa ginawa ng Cananea. Sinabi niya, Lord, kahit ang aso ay hinihintay ang mumu ng kanyang amo na mahulog sa kanyang mesa at sapat na yun para sa akin. Wow! A remarkable faith. Imbes na masaktan at umalis at magtampo, nakipag-negotiate siya at sinabi niya, sapat na yung mumu, sapat na yung sobra. Hindi ko naman sinasabi na kasali ako sa bansang Israel. Hindi ko naman sinasabi na member ako ng choir. Hindi naman ko
sinasabi na kasali ako sa Door Steward Ministry or whatever ministry, and even I am not member of the FCC. Pero sapat na po kung anong sobrang nyo sa ibinibigay nyo sa buong FCC, sapat na yun para sa akin, nagumaling ang aking anak. That kind of negotiating and bargaining, eh meron itong babaeng kanalian. Lord, hindi ko sinasabi na bigyan mo ako ng marami. Kahit yung kunting-kunti lang, nakapangyarihan yung sapat na yun para gumaling yung aking anak. Hindi mo na kailangan pumunta sa bahay gaya ng mga hiniling ng mga iba. Hindi mo na kailangan ipatong inyong kamay sa aking anak. Kahit yung humulat, sapat na yun. Stay where you are. Go to the nation of Israel. Do not even move from where you are. But your power will heal my daughter. The promise of your power. So this woman demonstrate to follow God. When you are in extreme need, to negotiate.